Okay, good morning guys and magandang araw sa inyo, no? And maligayang pagbabalik sa channel natin. Ito yung sa mga nagre-request ng yung tungkol sa mga LCD na umaangat yung umaangat yung screen natin. Ito, kita nyo yan. So kung may adhesive kayo, kung halimbawa gusto nyo talaga adhesive, hindi yung rugby na nung nakaraang ginamit natin sa vlog, ay ito yung ito yung procedure na pwede nating sundin. So pwede kayong bumili sa Lazada or Shopee ng mga ganito. Okay. B7000 and itong B7000. So anong pagkakaiba nila? Ito pwede kayong kumuha ng black para sa mga black na LCD. Then itong anong tawag dito? Clear para sa mga LCD na white or ibang kulay. Okay. So dito sa isang ito, isample natin yung black. Gagamitin natin itong T7000 na black. Ito, papakita ko sa inyo ito isang kaso. May display siya. Ayan. Mababa lang yung brightness. Try nating taasan. And working yung LCD niya. Ayan, kita niya. So, isang mapapansin nyo dito, kapag sinilip natin yan, iwasan nyo itaas ito ng iwasan nyo itaas ng todo. Kasi, katulad nito, partial lang yung pagkakatanggal ng adhesive niya. Yung kalahati lang umaangat. Pag sisilipin nyo siya dito, ayan, mapapansin nyo may ilaw siya sa loob. Papakita ko. Ayan o. Mapapansin nyo may ilaw siya. May makikita kayong ilaw dito sa, ayan o, kita nyo, umiilaw siya. Kasi yan yung portion ng LCD natin na na-expose dahil umaangat niya. Papakita ko dito. Ayan, kita nyo. May ilaw siya. So, para maidikit natin siya and matanggal yung problema niya, kasi pag minsan nasa dilim kayo, makikita niyo yung mga ilaw na yan sa tagiliran. Lalo pag nasa dilim, ayan o, ayan, kita niyo ngayon. May guhit na ilaw dun. So, ang gagawin natin ganito. Mag-cut kayo ng, kung meron na kayo nito ha, ayan. Mag-cut kayo ng mga maninipis na plastic or papel, pero mas maganda yung plastic. Ayan, tapos itatry natin na ilagay siya dito sa pagitan. Sino to? Ay. Nag-ayos kayo ng brief ba? Opo, saglit lang po ha, may ginagawa lang tayo. Ayan, ilagay nyo siya dyan. Then, yung target natin is sa LCD na to ng unit na ginagawa natin. Ang target natin is titingnan natin kung hanggang saan tayo pwedeng magdikit. Yung maninipis lang ang gagamitin natin. So dito, buhayin ulit natin para makita. Okay, so dito halos kalahati. Ayan o. Kita niya ba? So mula rito, gagamitin niyo yung shim and iwasan niyo yung ipasok siya ng diretso dun sa iwasan nyo ipasok siya ng diretso dito sa mismong LCD. Ayan. Kita nyo yan. Huwag nyo masyado ipapasok. Delikado yan. Pag ipinasok nyo ng todo. So ito, yung plastic na ginagamit natin para lamang umangat siya ng konting-konti. Ayan, kita nyo yan. So sa part na to, medyo umangat na ng todo LCD niya. Ayan, kita nyo. Medyo umaangat na siya ng todo. So ang gagawin natin, lalagyan lang natin siya ng konti doon. Tapos konti dito sa parting itaas. Yung LCD mo, medyo na-contaminate na siya nito. Kaya medyo malabo yung sa front camera.
Ngayon, kung gusto mo halimbawa na baklasin natin ng diretso yan, mas mahal siya. Pero okay na sa'yo yun. Akala ba? Kasi pag babaklasin natin ng diretso, papasok siya ng 450. Gana lang muna sa 150. Okay. So dito sa part na to, dito lang tayo magdidikit. So hindi tayo magbabaklas gaya nung sinasabi nung ibang nagko-comment na gusto nila yung hindi binabaklas yung LCD. So ang gagawin natin ganito. Ayan. So ilalagay muna natin dito. Then tingnan niyo mabuti itong pagkakaangat na to. Ah. Ayan, ayan. Diyan tayo magdidikit mula rito hanggang dito. Iwasan niyo dito sa may parte ng camera. Basta hanggang dito lang tayo. Ayan. Tapos kukunin natin itong ating pandikit. Ayan. Then, lalagyan niyo siya dito. Ito, papakita ko sa inyo. Tingnan niyo mabuti ha. Bubuhayin ko muna yun. So, pagdating dito, mula sa kalahati, squeeze niyo siya. Ayan. So, pwede niyo siyang squeeze ng ganyan sa ibabaw. Hanggang dito sa part na to habang nakaangat siya. Ayan. So, bakit ganun yung ginawa natin? Bakit nasa labas? Kasi, ang kasunod mong gagawin dyan, haplusin mo siya ng papaganyan. Dapat mabilis po yun. Tapos, ililipat naman natin dito sa may parting ito yung iba nating nakalagay. Then, saka natin susubukan na squeeze ulit dito sa kabilang part. Ang target natin is malagyan natin ng adhesive yung mga part na yan, yung dinidikitan natin yan. So, sa part na to, mula rito hanggang dito lang. Tapos, haplusin ulit natin. Yan. So, yung ginawa natin is para malagyan siya, pag hinaplus mo siya, papasok yung adhesive sa loob. Then, tanggalin mo na yung mga inilagay natin na shim. Saka natin i-press. Kung mapapansin nyo, medyo lumalabas yung ibang adhesive sa tagiliran. Ang gagawin nyo, haplusin nyo lang yan. Yan. Medyo madumi yan sa una, pero habang tumitigas yung adhesive natin, ay mawawala yan. So kung mapansin nyo sa part na to, madumi siya, diba? O. Pero habang tumitigas siya, natatanggal siya. Ang gagawin mo, haplusin mo lang siya ng haplusin habang nakadikit itong habang nakapress itong LCD. Huwag nyo masyadong ano. Okay, marami sasakyan. Huwag nyo masyadong didiinan yung LCD nyo. Ang gawin nyo lang, sakto lang yung pagkakadiin, tapos haplos-haplos lang hanggang sa matuyo yung iwanan siya yung makapal na part ng adhesive nyo. Iwanan siya ng hindi hinahaplos kasi mahirap siyang tanggalin kapag tumigas na siya dyan marami siya dyan sa part na yan. So dapat hanggat maagap hinahaplos mo siyang ganyan. Panipis. Kasi panipis sila ng panipis habang hinahaplos mo, mas madaling tanggalin. Pag tumigas na yan ng makapal, mahirap na siyang tanggalin kasi nagiging madikit na rubber siya. So sa part na to, mapapansin niyo ito. Yan. Okay, pag tiningnan mo yan, okay, focus natin na maayos. Pag tiningnan mo yan, madumi, di ba? Pero kapag hinahaplos-haplos mo yan, mawawala yung adhesive dyan sa mga part na yan. Yung mga part na nadudumihan ng adhesive. Dahil nagiging manipis na rubber siya. Matatanggal siya, magiging ganito siya. So, tuloy-tuloy lang yan. Pwede kayong gumamit ng damit pag talagang matigas na. Yan. So, haplos-haplos lang yan hanggang sa
mawala yung manipis na adhesive sa ibabaw. And kung mapapansin nyo dito ngayon, pag pinindot ko siya, ayan, wala na kayong makikita parang nakailaw dito kasi hinaharangan siya ng itim na adhesive. Okay? So, yun. Kita nyo? Habang nagpo-progress yung pagtigas ng adhesive natin, nakapress lang ako ng bahagya dito sa LCD. Hindi masyadong madiin. Hindi masyadong madiin, okay? And finally, pagkatapos nyong gawin yun, pwede nyo siyang lagyan ng goma. Yan. So, yung rubber band natin, kahit ano namang klaseng rubber band, pwede. Para lang ma-hold. Para lang mahawakan niya yung dinikita natin. Para hindi siya basta-basta umangat. Okay, kita niya. After 15 minutes, up to 2 hours, pwede na nating tanggalin yung rubber band. Okay. Ayan, kita niya. As of now, ang pinaka-final na pwedeng gawin dito, pagkatapos tumigas, haplosin nyo ng tela. Yung kulay itim din, yung medyo matalas na tela. Okay. Gaya ng mga tela ng iwasan nyo yung cotton na puti kasi yung cotton na puti mag-i-stick siya dyan sa loob. Mas maganda yung itim din para itim din yung mag-i-stick sa kanya. Mas mag-merge siya dun sa kulay itim na adhesive natin. So, ganun siya. Kapag puti yung pandikit nyo, kulay puti din yung, or clear, kulay white din yung gagamitin natin na panghaplos. Pwede rin sa kamay, pero sa akin kasi pag tinatsaga ako sa kamay, okay lang din. Medyo matyaga lang kayong maghaplos-haplos. Or i-edit nyo yan, yung parang ginaganyan-ganyan siya. Haplos-haplosin nyo lang hanggang sa mawala yung pinakang adhesive niya, no? So, itong part na to ay okay na. Madikit na to. Pero hindi pa talaga siya completely cured. Hahayaan lang natin ng at least 2 hours yan. Pwede nyong gamit-gamitin habang nagpapatiga siya dyan. Then yun, pwede nang gamitin. Then dito naman sa mga puti, ganun din ang procedure. Yan. Okay. So, lagyan nyo lang din siya. Halimbawa dito, kung saan part yung pagkailangan ninyo, yung kailangang lagyan. Halimbawa, itong unit na to hanggang dyan. Kung halimbawa buo siya, katulad nito, halos buo na siya, pwede nyong kung halos lahat kumakalas, side by side, pwede nyong digitan. Squeeze nyong ganyan, halimbawa, wide. Ito, clear. Lagyan nyo siya dyan. Pagkalagay ninyo, tanggalin nyo ito. Hindi naman basta-basta titigas yan, tapos haplos. Pag na-haplos ninyo, sa kabila naman. Okay, sa kabila naman. Tapos, lagyan nyo ulit dyan. Make sure lang na nakaangat siya gamit yung mga shim natin. Para nakaganyan. Make sure lang na nakaangat siya. So, pagkalagay mong ganyan, haplos ulit. Then, iwas kayo dito sa mga cameras. Tsaka dito sa mga sensors. Pwede siguro pa konti-konti, pero risky. Okay, pag napasobra lagay nyo, pag haplos nyo ganun, pwedeng dumiretso siya dun sa camera nyo. Malabo na yung camera nyo, sira na. Automatic sira. Okay. Kaya hanggat maaari, iwas kayo dun. Sa ilalim naman, wala kayong masyadong iiwasan dyan. So, iangat nyo lang konti, tapos squeeze ulit. Haplos. Tapos, pag nalagyan nyo na yung mga side na pwedeng na target natin, saka natin ilapat, then lagyan ng rubber band. Tapos, haplos-haplos pa rin.
panipisin nyo lang siya hanggang sa manipis na, pwede nyo nang iwanan dun. Tapos linisin nyo na lang pagka tuyong-tuyo na talaga siya. Okay? So yun yung mga procedure natin, no? Pag gusto ninyong maidikit ng maayos yung mga LCD. Siyempre, iba pa yung procedure na tatanggalin natin lahat yung LCD. Mas delikado yun kung sa mga part ninyo na hindi naman masyadong sanay, mas safe yung ginagawa natin na partial na idinidikitan yung mga part na mga natatanggal. And, ito, importante. Bago nyo gawin yun, obserbahan ninyo kung yung cellphone ninyo ay nakabend. Ibig sabihin nung sinasabi ko, kung yung cellphone ninyo ay naupuan or nabagsak ng mataas or nabagsak siya, pwedeng nakabend ang mga cellphone kaya lumulutang yung LCD mo or yung battery mo ay lumulobo. Kapag lumulobo yung baterya, iaangat niya ang LCD. Kung itatry niyong idikit siya dyan at inilapat ninyo, nilagyan niyo ng rubber band, papunta sa pagkasira si LCD. Kaya make sure na i-check niyo kung naka-bend o alam niyo yun, yung imperfect yung bahagyan kaya umangat si LCD kasi yung chassis ay nakababa. So kapag idinikit mo siya dyan at idiniin mo, sira si LCD. Yun, make sure na pantay na pantay sila. Pag inilapat mong ganyan, hindi umaangat si LCD, walang pressure kay LCD mula dun sa ibaba or dahil dun sa bending ng chassis. Okay, meron akong pinost na video about LCD na umaangat. Nandyan lang yan sa ano natin, sa channel natin. So yun, isa sa mga babantayan nyo. And ito, sinabi ko kay customer na after 2 hours, sa kanya pwedeng tanggalin itong rubber band para safe. Dahil nga, dinikita na natin dito. And itong unit na to ay okay na. Yun, halos hindi natin, isang napansin nyo, halos hindi natin binaklas, no? Ang ginawa lang natin is, naglagay tayo dito sa tabi, then haplos. Okay, dapat nakaangat siya pag hahaplosin nyo, medyo nakaangat. Pag hinaplos nyo, papasok yung ibang adhesive. Yun ang magiging pandikit niya. Yung iba naman, tatanggalin nyo na lang dito sa ibabaw. So, yun yung procedure. Okay. So, pag tiningnan nyo dito, kahit madilim yan, wala kayong makikitang ilaw dito sa tagiliran kasi kulay itim nga. No. Okay. So, yun guys, matagal na tong video natin. And, hindi nga tayo makapag-edit na. Pero ito, nagpipilit pa rin tayong magbigay ng mga solution.